mga beshi, welcome back again to my YouTube channel. Yan po, nandito yung altar ko, tapos may nakasabit po doon na yung robe ko, nilaman ko yan. Ngayon naman, may bago naman akong episode mga besh, kasi nagluto naman ako ng fried chicken, kasi matagal ako din ng fried chicken, ito po yun siya. Tsaka yung tira kong munggo, nung kahapon, ito po yun siya. Pinainit ko lang po. Tsaka of course, may sili na naman ako, hindi may iwasan po yun, tsaka kanin. Nagkanin ako ngayon, yan. Kanin ako ngayon, di ba yan? Tsaka, tingnan nyo po, nakapambahay lang po ako kasi wala kaming paso. Kaya nakapambahay lang po ako at napaka-normal po ang outfit ko ngayon yan. So, bago tayo mag-start kumain mga beshi, magdasal muna tayo, ha? Salamat! Yan po yan. So, Bago ako pumasok dito mga beshi, nagkukas pa ako ng kamay ko na. Yan. So, kakain na tayo. Itong munggo ko to, marami akong nilutong munggo kasi. Kaso lang, walang sili ako nilagay na green. Pero binudburan ko siya ng maraming chili powder. Kasi nga, nakalimutan ko po siyang tinirhan ng sili, nung binabag yung sili sa suka. Ito po yun siya yan. Unang subo sa atin pong mga beshi. Sarap. Itong pakpak muna unahin ko. Itong fried chicken ko mga beshi, nilagyan ko ng arena siya. Tapos ano, nilagyan ko siya ng mga seasoning din. Tapos nilagyan ko ng itlog. Talong. Ang sarap mga besi.
Sarap. Ayaw ko ipakita kasi yung anong rice cooker ko mga beso kasi ano, chararat, charing, hindi na ma'am. Alam mo dati ng mga bata kami, itong munggo minsan, sobrang kahirapan ng buhay. Hindi namin ginigisa. Kasi walang pambili ng mantika. Ganyan. Totoo. Pag nilaga na yan, diretso na yan ganyan sa amin dati. Yung mga bata kami. Nakakatikim kami ng masarap na pagkain dati. Pag nandun kami sa mga ate namin, sa ate ko. Kasi, magkakato siya ng manok, ganyan. Pagkakatin niya kayo. Bait ng ate ko dati. May ate naman akong mataray. May shoutout sa mga ate dyan ha. Mga ate ko yan. Yung ate kong panganay. Kasi tinumala ako sa kanila kasi nung bata rin ako. Napaka sobrang linis yun. Ate ko na yun. Ayaw na ayaw niyang ano, marumi ang lababo. Yung lababo niya. Sobrang napakalinis yung ate ko na nuna yung panganay. Yung pangalawa naman ng ate ko, masyadong ano, masyadong open. Yung isa yung ate ko, wala siyang pakialam. Mas importante yung anak niya na nakakain, naalagaan, dead ma lang. Yung kuya ko naman, na isa, hindi pa lagi sa bahay yung kasi eh, yung pangatlo. Kasi walo kayo magkakapatid din. Isi-share ko lang naman. Tapos, yung pang-apat na ate ko, yung nasa Saudi ngayon, yan, may kasap sa ate. Yun naman yung mabait na ate ko. Mabait yun. Kasi, pag pumupunta kami sa bahay nila dati, mabait yun kasi nakakatikin kami doon ng masarap. Kasi, ano siya eh, yung ako nag-alaga ng mga anak niya. Pag nandun kami, kasi malayo kasi yung bahay nila. Pero nilalakad namin kasi bukid nga kami nakatira that time. Bukid din sila. Pero may bahay sila sa bayan. Doon lang sila pag weekend. Pag weekdays, nandun sila. Pero pag weekend, nasa bayan sila. Kaya pag weekdays, nandun kami sa kanila. Doon ako kumatulog. Kasi marami siyang manok. Kasi marami alaga. Tapos may fish pan pa yung bahay nila dati. Nangunguli kami ng isa sa baba nila. Tsaka yung ate ko kasing isa naman, yung sumunod niya, yung panglima kong ate, si Ate Esther. Ay, ate, mega siya. Yung close ko yun. Close ko yung dalawang yung si Mercy. Tsaka si Esther, close ko yung dalawang yan na ate ko. Yung ate ko naman, ano yun, spoiled ako doon.
At sabi sa matalak siya kasi mabunganga. Pero, ano yan, mabait sa akin yun. Sobrang bait. Siya yung nakaka... Pati yung ate Mercy ko naman kasi, siya nakakaintindi ng ano ko din, ng ano ko, tsaka yung ate ko, ate Mercy, ate Esther ko din. Dalawa. Sinusupport lang nila yung gusto ko. Bait sila talaga. Ha, at saka close ko yung asawa ng ate, yung namatay na asawa ng ate ko, sa ate Esther ko. Close ko talaga yun. As in, close ko yung asawa niyang una na namatay. Super close ko talaga yun. As in, super close ko yun. Yan po yan. Tapos yung kuya ko naman, yung kasunod ko si Kuya Andres naman, yun naman, yung kasabay kong lumaki. Kasi tatlo kami sabi sa lumaki, yung bunso ako sa Kuya Andres ko. Yan naman si ano sa'yo. Palaging heartbroken pa sa pag-ibig talaga. Talagang dinadamdam niya talaga pag nag-umibig siya talaga. As in, grabe. Pag siyang nagmahal. Tapos yung nagbinata na siya, yung kuya ko, tumalas sa amin. Tapos ano siya kasi hindi naman siya para barkada, pero ano siya, mabait siya kasi sa mga tao, kaya mahal naman siya mga barkada niya. Tapos ako, syempre, yun naman, beauty queen. Tapos yung bunso namin, napakabit yung bunso namin. Yung bunso talaga namin, siya yung, ano talaga sa akin, siya yung close ko, pero nung nagpamanila na kasi ako, nag-ana ako. Pero close ko yung bunso namin. Yan, mega siya sa'yo, kapatid, si Diego Carino, yan. Tsaka si Andres, yan, yung kuya ko. Tsaka si Ate Esther ko. Si Ate Mercy ko, of course. Tapos, yung tatlo, hindi ko nababanggitin siya mga tatlo kasi mga ano yun, walang pakialam sa buhay. Joke, ingat kayo lagi dyan, mga kapatid ko, yan. Kaya ko magpapaalam. Yung Ate Mercy ko kasi, matagal na nag-upload kasi yun noon pa, basta pa kami nag-upload na siya. Kaya, siguro last ko nakita yun siguro ano, umuwi ako noong 2019, hindi kami umuwi sabay kami, pero hindi kami nagkita kasi may samaan ng loob, may masamang loob ko sa kanya, hindi kami nagkita ha, sa totoo lang ha. Kasi sa mga chismis, ganyan, kaya hindi kami nagkita ng ate. Oh, pero ang tagal namin hindi nagkita, nasaan na siguro, nasa 20 years. Hindi kami nagkikita kami sa ano, sa Messenger, nag-usap kami kasi araw-araw kami nag-uusap. Pero yung sabi niyo na nag-banding kami, hindi. As in, hindi kami nakita pero matagal na. Grabe. Pero yung Ate Esther ko, pag umuwi ako ng Isabela, at napaka-supportive niya sa akin. Kinakatay niya ako ng baboy, ng manok sa bahay nila. Doon ako nag-isa sa bahay nila. Ayan, napaka-bait niya. Kasi, pero marami akong hirap doon sa kanya. Kasi ako yung lagi yung ano niya. Kasi dati nung ano niya, mataray siya. Mataray yung ate ko. Pero labdalab ako ng ate ko. Sobrang taray. Matapang, wala siyang pakialam. Ayan. Tapos yung kuya ko naman na Andres, close po yung si Andres. Kasi siyempre, mga pamilya na, di ba? Pero nakikita naman kami. Minsan nasa sad ako pag hindi ko sila nabibigyan ng mga pera nila. Nasa sad ako. Nagigilty ako minsan. Lataman sila eh. Kasi yung ate ko naman kasing dalawa, yung panganay. Yung panganay mabait. Kasama ng nanay ko yung sa isa, Pangasinan. Silang kasama sa ano, sa doon sa bahay nila. Minsan kasi hindi ko sila maintindihan kasi minsan, alam mo na yung mga ano, mga inggitan, mga magkakapatid, di ba may iwasan yun talaga, di ba? Minsan nasisiraan, ganyan. Tapos yung isa kong ate naman, yung pangalan kong ate, yung si Ever, na hindi ko alam kung ate ko talaga. Minsan sa'yo kasi yung, ewan ko, ano yung attitude niya, yung ugali niya. Yan. Mabait naman sila, pero minsan may makanya-kanyang ugali kasi, di ba? Lahat mga magkakapatid doon. Ay, minsan naiinis ako sa kanila. Pati yung kuya ko naman na isa, mabait naman yung kuya ko sa totoo lang, pero hindi ko din alam kung ano ugali din niya kasi pag nalalasing, praning. Oo, yan. Saan, busok na ako. Busok na lang ito. Diba? Yung mga kapatid ko. Hindi sila.
Eko kwento ko sa susunod yung mga buhay-buhay namin ulit part 2, diba? Salamat mga besties sa pagsabi naman sa akin, diba? May haggard look, diba? Hindi ko naubos, diba? Meron akong merenda naman na mayaya. Maraming salamat mga besties. Hat, ingat-ingat po ulit tayo ha? Kasi pala ng nangyayaring virus po sa ating bansa, sa ating mundo. Kaya doble ingat po tayo mga besties. Ha, yan. Huwag po natin kakalimutan po magdasal, lagi nagpasalamat sa anumang nangyayari sa buhay natin, good or bad. Kailangan natin pasalamatan po yan, ha? Kung anumang struggle na dumating sa buhay natin, magpasalamat po tayo ng bongkang-bongka. Yeah. At saka mega-mega siya sa mga kapatid ko, ha? Maraming salamat sa inyo mga kapatid ko. Minsan, alam ko nagtatampo kayo sa akin, pero normal lang sa mga kapatid yan. Pero nandiyan parang nandiyan sa puso ko. Minsan nagtatampo ako, pero natin magagawa yan. Maraming salamat sa inyo mga beshi. See you next video. And I love you all.